What's poppin'? My name is Sir Mac, and for today's video, it's all about Awakening. There are some players that are still confused on what's going on with Awakening. Well guys, you will learn again something from this video, so stay tuned and let's get started. Awakening. Isa sa may pinakamalaking ambag sa pagpapataas ng ating combat power o ng ating CP. Isa rin sa mga nagbibigay ng magandang stats kaya nababalansin natin yung ating stats. Pero guys, ano nga ba yung Awakening? Ang Awakening guys ay ginagamit po para sa ating mga jades. Mapa normal jades man yan o ancient jades. Diyan po natin yung nakukuha sa Awakening. Kumbaga, dyan din po natin nakukuha yung ibang set bonus. Kumbaga, nakadepende po kasi yan sa build mo. Kaya malaking bagay po talaga si Awakening para sa mga jades natin. So guys, ang first thing na dapat mong magkaroon kapag ka mag-awaken ka, ang pinaka number one requirement niyan is dapat meron kang Awakening Stones. Ang Awakening Stones guys ay nakukuha po sa dungeon and then dito sa Nest Hill. Mapapansin mo guys, sa bawat Nest Hill niya, meron siyang bigay na Awakening Stones. Kagaya niyan. So halos lahat po yan guys ay meron po. Ayan. Kumbaga, mapa-farm mo po yung Awakening Stones dito sa Nest Hill. And then guys, syempre guys, makakakuha ka rin po ng ang mga Awakening Stones sa exchange. Punta ka lamang po dito and then sa fostering materials sa Dragon Jade Awakening Stone. So dyan mo po siya mabibili. And then ngayon guys, kapag ka meron ka ng Awakening Stones, syempre mag-a-awaken ka na. Punta ka lamang po dito sa Dragon Jade. And then syempre, pupunta ka dito sa Awaken. Mapapansin nyo guys na meron ditong iba't ibang icons ng boss. May Cerberus, Apocalypse, Typhon Kim, Sandworm, Guardian, and then sa Tacitus, Manticore, Gigantes, Scorpion. So, kumbaga iba't iba po yan. And then ngayon guys, kapag bago ka mag-awaken, first thing na dapat mong tignan is yung mga items mo dito. Mapapansin nyo yan guys. Ito po yung mga items nyo and then dyan po nakalagay yung mga jades nyo. Dyan nyo po malalaman kung anong awaken po ng inyong jade. And then kagaya po nito, sa akin po is, ang una ko pong ginawa is yun nga, sa helmet po na, kaya mapapansin nyo po yung pagtingin ko kung paano malaman kung merong awaken yung aking jade is ito po. Yung helmet ko po is may icon ng Manticore na kulay violet. And then kung mapapansin nyo, kapareho din siya nung aking sword, and then sa isa kong ring, and then sa boots, and then sa aking necklace. Pansin nyo po na pare-pareho sila ng Manticore na violet. Ang reason po niyan kung bakit puro sa lahat violet is dahil po dito. Kapag lima yung jades mo na naka-awaken sa Manticore na kulay violet, makukuha mo yung ikalima na set bonus niya, which is yung eto nga, spirit obtain rate. Sa mga nagtatanong guys, ang kaya spirit obtain rate yung kinuha ko is para mabilis pong mapuno yung aking awakening gauge o yung aking spirit gauge. Kung mapapansin nyo guys, ito po yung spirit gauge. Ayan po. Yung spirit gauge po na yan, pag napuno yan, mas madalas po kung makakagamit ng chain skill. Kaya po, ganyan po yung ginawa kong build sa akin. And then kung mapapansin nyo guys, meron ditong iba't ibang klase ng mga icons ng Manticore. Meron po ulit green na ang pangalan ay Stinger. Pag kinilik mo yan guys, mapapansin mo, iba yung stats niya. Critical damage, stun resist, critical. Ito namang kulay blue na na Manticore is penetration, silence resist, critical damage, this attacker, PvP damage, shock resist, PvP damage taken. So, iba-iba siya guys eh. Iba-iba yung set bonus niya. Kaya ang kinuha ko is ito. Pero syempre guys, mas malaki yung bigay na CP nitong ika-apat, itong pinaka nasa ilalim, siya yung may pinakamalaking bigay na stats compare dito sa tatlong to o sa kanilang lahat, siya yung pinakamataas magbigay. Kaya siya yung pinili ko na gamitin and then para din makuha ko yung set bonus nga na increase spirit obtain rate. Mapapansin mo guys dito sa Crumb's Awakening Effect, meron siya nakalagay dito na 5 over 7. Ibig sabihin guys, nung 7, siya yung max ng Awakening. Ayan, wala na siyang ibang stats, hindi, walang pang 8, walang pang siyam, hanggang 7 lang yung max niya. Kaya 7 yung nakalagay dito sa dulo. And then itong 5 na to, ang ibig sabihin niyan, 5 sa jades na suot ko ang naka-awaken sa Crumbs o yung kulay violet na Manticore. So, ganun po yung tamang pagtingin niya. Kaya 5 over 7 niya, ibig sabihin,
ang mga items, ang lima sa items ko ay naka-awaken sa ganito. And then makikita mo naman yan, may bilang yan guys, oh. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S. So, kaya siya 5 para makuha ko yung 15% obtain rate. And then guys, mapapansin nyo rin na itong armor ko is naka-awaken sa Takitos na kulay orange. May mga, maaaring may magtanong sa inyo dyan na, teka, Manticore na yung suot ni Sir Maka, bakit nagtakitos pa siya na kulay orange? Ang reason yan guys is hybrid po kasi yung aking build dito sa Awakening. So, ang reason ko bakit kumuha po ko ng Takitos is dahil po dito. Kung mapapansin nyo guys, nung kinilik ko po yung Takitos, lahat ng naka-awaken sa Takitos na kulay orange ay nag-glow. Ayan, pansin nyo po yung weapon, yung isang ring, yung earrings, yung bracelet, and then yung armor ko, nag-glow siya. And then kagaya po nito, pag kinilik mo siya, lahat ng naka-awaken sa kulay violet na Manticore is nag-glow po. Ayan, kagaya po niyan. Nag-glow siya guys. So, ganun po. So, nung kinilik ko siya yan, nag-glow. Kaya dyan mo malalaman kung pare-pareha sila or kung ilan yung items mo na naka-awaken doon sa specific na boss. Ngayon guys, kagaya nito, yun nga, kinuha ko yung 14% nito. Kasi para, kumbaga, isipin mo guys, dyan pa lang, nakakuha na kagad ng 30% na spirit obtain rate. Kaya ibig sabihin, malaking tulong yun guys para mabilis mapuno yung aking spirit skill o yung aking spirit gauge. Para pag napuno siya, mas madalas akong makagamit ng chain skill. And then guys, mapapansin mo din sa ibang icons, meron din siyang bigay. Kasi yung iba, tatlong icons. Dito, dalawa lang. So kasi mahihinang boss yan. Kumbaga dito, tatlo. Dito, apat. Dito, tatlo uli. Pero guys, ang pagtingin kasi dyan is, kung sino yung pinaka nasa dulo, siya yung may pinakamataas na bigay. So ibig sabihin, mas mataas to si Apocalypse kumpara kay Cerberus. Mas mataas naman to si Typhon King para kay Apocalypse. So ganun siya guys. Kumbaga ganun po yung pagtingin sa pag-awaken. And then mapapansin nyo guys, yung ibang awaken nakalagay dito is 0 over 3. O, tingnan nyo po guys ha. Halos lahat po is 0 over 3. Ayan. 0 over 3 o 0 over 7. 0 over 3 is, kaya po siya ganun. Ibig sabihin guys, walang anuman na jades na suot ko ang naka-awaken sa anuman sa mga to. Kasi nga, ang naka-awaken na jades ko is Manticore lamang at saka Takitos. So kaya, since yun nga lang ang in-awaken ko, ayan lang guys, hindi mo siya makikita, nakalagay siya 0 over 3, ito 0 over 3 din, ito 0 over 7, so ganun siya guys. Ngayon guys, maaaring may magtanong sa inyo yan, guys, meron po akong isang extra jade dito eh, makakount din ba yun kung marami akong jades na nakalagay sa inventory ko? Guys, ganito po yan, tingnan nyo to, sa Dragon Jade, mapapansin nyo tong aking extra jade dito, naka-awaken siya sa Manticore na kulay orange. Pag kinilik mo yan guys, ayan diba, lumabas siya automatic. Mapapansin mo, nakalagay pa rin 0 over 3. Kaya 0 over 3 ang nakalagay dyan is hindi ko siya suot. Ibig sabihin, kung ano lamang yung nakasuot sa'yo na jades, yun lamang yung makakount. Kagaya nito, 5 yung item ko na nakasuot ng, naka-awaken ng cram. So, nag-count siya as 5. And then dito, 5 over 7 kasi 5 yung naka-count o 5 yung nakasuot sa akin kaya siya 5 lang nag-count dito. So overall 10. Ganun po siya guys. So dapat kung ang maka-count lamang po dito is yung jades na suot mo. For example guys, ganito naman. In-awaken mo lahat ng items mo. Sabihin na natin 10 item yan, in-awaken mo lahat sa Manticore. Ngayon guys, ang titingnan mo lamang dyan ito. Since ang max niya ay 7, yung pang-8, yung pang-9 at pang-10 item mo na in-awaken mo din sa kulay violet, wala na pong bigay na stats yun at wala na rin bigay na extrang CP. Kasi, yun nga, ang max nito ay 7 lamang. So, kung ang max nito ay 7 lamang, huwag mo na siyang i-awaken sa ibang, pwede mo na siyang i-awaken sa iba kasi 7 nga lang ang max niya. So, lahat ng sosobra sa 7 is useless na. Kaya mapapansin mo, mataas yung bigay niyang CP kapag in-awaken mo siya sa ibang item. Kaya dapat guys, titingnan nyo kung ilan yung max. And then dapat mag-set kayo ng goal. Ano bang jade o ano bang set bonus ang kailangan ko. So, i-check nyo dito guys. Huwag kayong pong basta-basta po mag-awaken. Dapat po, planuhin nyo mabuti. Ano bang habol ko? San ba akong kulang mas stats? Kulang ba ako sa penetration? O sige, kukunin ko to. Ano ba? Ganito. Kulang ako sa penetration. Kunwari, kung kulang ako sa penetration, kunin mo itong kulay blue na to.
And then kung halimbawa kulang ka naman sa ibang stats, o kunin mo naman tong Apocalypse na may bigay ding 210 na penetration. So ganun siya guys, pwede mo siyang i-hybrid. Halimbawa, isang Cerberus, isang Apocalypse, isang Typhon Kim, isang Sandworm, isang Guardian, isang Tacitus. So depende po yan sa inyo kung paano nyo siya lalaruin. Kung sa tingin nyo anong kulang sa inyo, pwede nyo din siyang kunin dito. So ganun po ang pagbalanse ng stats natin guys. So napakalaking tulong po ni Awaken para sa pagpapaganda ng CP natin at the same time pagbabalanse ng ating stats. So ngayon guys, since napag-usapan na po natin ang mga tungkol sa Awaken, paano mag-awaken, ano ba yung dapat natin tiknan, so pag-usapan naman natin yung tips sa Awakening. Guys, first tip sa pag-awakening, dapat po marami kang gold. Yes guys, gold po is essential din dito. Kasi kung mapapansin nyo po, 30,000 ang bigay niya. Ay, ang kailangan niya para makapag-awaken ka. At isa lamang pong awakening stone ang kailangan niya guys. Tandaan nyo po yan. Isang awakening stone, isang random stat ang ibibigay sa inyo. Kaya ganun siya guys. Hindi nagre-require po siya ng 30,000 gold kahit sa Cerberus. Mapapansin nyo yan guys, requirement din niya is kailangan din niya ng gold. Ayan, no? 30,000 kahit sa Apocalypse. Pare-parehas po yan, lahat po yan is 30,000 gold ang requirement and then isang awakening stone para makapag-awaken ka po. Yan po ang tatandaan nyo guys. So dapat nga marami kang gold kasi random po yung lalabas dyan. Halimbawa, target mo din yung kagaya ng sa akin na 5 manticore para makuha yung increased spirit obtain. So kailangan mo ng maraming gold para dito kasi random yung lalabas, pwedeng stinger mo na yung lumabas, tapos knight, tapos balik ng stinger, so attacker. So ko talaga kailangan guys, sobrang marami kang gold dito kasi ako nung nag-awaken ako nito, hindi siya biro kasi minsan 10 na hindi ko pa nakukuha yung awaken nitong cram. So dapat po marami talaga kang gold. And then second na kailangan sa pag-awaken or tips sa pag-awaken is dapat marami kang awakening stone. Kasi guys, dapat ang mindset mo muna is ano ba yung kailangan ko? Ano ba yung dapat kong i-awaken? So kung halimbawa, kailangan ko ng spirit obtain rate, so kailangan kong kunin yun sa Manticore. So basta guys, i-check mo lang. Kaya dapat marami kang awakening stone kasi baka kulangin yan. Kasi sabi ko nga, kagaya nga sabi ko guys, is depende po yan kasi nga random yung lumalabas. So maaring hindi mo makuha yung gusto mo, kaya dapat po ay marami kayong awakening stones. And then number 3 tip po, syempre sa pag-awaken natin is dapat po meron kang target na set bonus or stats. So, it's more like titignan mo muna kung ano yung stat bago mo siya gamitin or bago ka mag-awaken. Kumbaga, tignan mo muna kung ano yung target mong stats. Hindi po yung basta tayo awaken ng awaken kasi sayang po yung gold. Sobrang sayang po, kaya dapat po meron tayong target na stats. Ngayon po, ang number 4 naman nating tip is huwag kang mag-awaken pag low level ka. Ito naman po ay optional. Depende po yan sa inyo. Kung marami naman po kayong gold, wala naman pong problema. Kung marami po kayong green diamonds, wala naman din pong problema. So, nasa sa inyo yan guys. Kasi guys, kung halimbawa ikaw po ay free to play and then newbie ka, mag-awaken ka, napaka-essential po ng gold dito. Mas marami ka pa pong pwedeng ibang paggamitan ng gold kumpara sa pag-awaken. Kasi kung mag-awaken ka na mag-awaken, malaking gold po yung... kumbaga sa tatlong awaken mo lang, may almost 100,000 gold ka nang nabawa sa'yo. Kaya mas maganda po na i-focus muna natin sa ibang item. Halimbawa, mag-upgrade ka kasi yun talaga yung kailangan. So, ganun guys. Kasi marami pa namang time guys eh. Marami pang time para mag-awaken. Hindi naman po natin kailangan i-rush. Pero kung gusto mo naman ang gawin mo, mag-awaken ka ng isa, and then lahat ng item mo, i-awaken mo, tag-iisa lang, unti-untiin mo. Hindi mo kailangan maghabol mo na agad ng stats kasi mahirap yun guys. Magastos po sa gold and sa awakening stones. And then syempre number 5 po sa tips sa pag-awaken guys is dapat mag-awaken ka ng mas mataas na stones. Kasi kung halimbawa level 40 ka na, tapos mag-awaken ka ng Cerberus, gamit yung Cerberus, sayang lang yung gold mo guys. Sayang lang po yung gold nyo. Mas maganda po na mag-awaken kayo ng mas mataas na boss. Kasi mas malaki po yung bigay niyang stats at mas malaki din po yung bigay niyang CP. Kaya yun po yung isa sa mga pwede natin gawin. And then para syempre hindi rin po sayang yung gold, hindi rin sayang yung stats. At saka ganito kasi yan guys, pag nag-awaken ka, dapat make sure na kung gusto mo na siyang i-awaken, dapat is alam mo sa sarili mo na yan na yung magiging permanent mong jades. Kasi kung sa tingin mong, hindi ko pa to permanent jade eh. Parang ayoko, pansamantala ko lang muna to. Kung pansamantala guys, huwag mo nang seryosohin yung pag-awaken. Kasi sayang lang po. Sayang lang po yung pag-awaken nyo kung ganun lamang po ang mangyayari. Kaya po dapat,
pag-iisipan po natin mabuti ang paggamit natin ng gold kasi kumbaga alam natin medyo may kahirapan ng pagpa-farm ng gold po dito, hindi po talaga biro at mas marami tayong paggagamitan ng gold kasi yun talaga ang basic essential po sa World of Dragoness ang gold, hindi lamang po green diamonds or blue diamonds, kailangan din po natin ng gold. So ngayon guys is napag-usapan na po natin lahat, ano ba yung mga dapat gawin, saan po ba siya na-farm yung Awakening Stones, ano po ba yung mga tips para hindi po tayo magkamali. Kasi guys, talagang sobrang essential ng gold, kaya dapat natin yung tipirin. And then syempre guys, para po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, please mag-subscribe na po kayo. And then sa mga sumubscribe na po, maraming salamat po. And then syempre, kung meron po kayong suggestion, shoutouts, or kung meron man po kayong opinion, please let me know din po on the comment section. And then syempre po, maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Sir Mac at sa mga nanonood po ng videos ko. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga subscriber ko po, sa mga nag-encourage po sa akin, sa mga tumutulong po. Maraming salamat po sa mga nagbibigay din sa akin ng idea. Kayo po ang lakas ni Sir Mac. Kaya maraming salamat po muli sa inyo. And syempre po, happy gaming. And then guys, syempre before natin i-end yung video natin, nice ko pong dito na po yung ating pinaka last portion ng ating shoutouts. So, shoutouts po kay 800K at kay Carita. And then shoutouts din po kay Ryoga. Shoutouts kay X Luna. Shoutouts to X Misha X. Shoutouts to Dudeng. Shoutouts to Chanbu. Shoutouts to Akihiro Yuki. Shoutouts to Yana Bear. Shoutouts to Artas. Shoutouts to Putz. Shoutouts to Wizard of Troy. Shoutouts to Wek. Shoutouts to X Baring. Shoutouts to Badman. Shoutouts to Chris and sa Occult Guild. Shoutouts to Alliance Guild at sa Guildmaster na si Enter God Mode. Shoutouts to Elite Guild at sa Guildmaster na si Unknown 001. And shoutouts sa Kickout Guild at sa Guildmaster na si Shiley. At syempre, shoutouts sa Mafia PH Guild ng Lindsay Server. Maraming salamat po sa inyong lahat guys sa pagsuporta kay Sir Mac. And yun na nga guys, that's it. Thank you so much for supporting. Happy gaming! Peace yo guys!